Mayo nitong taon ang mabangga ng PNR train sa isang railroad crossing sa Lucena, Quezon ng isang kotse. Tatlo ang patay sa insidenteng iyon. Makalipas ang isang buwan, limang buhay naman ang nawala ng mabangga ng PNR train ng isang tricycle sa Iriga, Camarines Sur. At kaugnay po nito, makakapanayam natin si PNR General Manager Jun Ragragio. Good morning po, sir. Good morning. Okay, sir. Ano po ba talaga yung nangyari dito sa pagkakabangga? Whose fault was it? Well, definitely all the witnesses, no, and even survivor accounts, no, point to the driver as taking too much of a risk. Masyado ho siyang, kumbaga, nagsapalaran. No? Ang problema lang, sinapalaran niya yung buhay ng mga tao. Gano'n ba karami? Ito yung tricycle, ano? Ang report sa amin, 17 nando? 17 yung passengers? Sakay, oo, no, sa tricycle? Sa tricycle. Paano ngayon, nangyari yun, sir? Ang tawag dyan sa probinsya, Christmas tree. Eh. Mm-hmm. Mga ganyang overloaded tricycle. No, in fact, sa PNP blotter, 14 pangalan na nakalagay. No, ha? Pero ang accounts nga, may tatlong naka, ano eh, mm-hmm, even before, naka, mm-hmm, naka-alight. No, naka, so this tricycle, no, ang ginawa niya, umiiwas siya kasi Christmas tree nga siya, hulin siya ng pulis, no. Mm-mm. Ang ginawa niya, dumaan siya sa ano eh, sa una parallel to the rail. Eh. So parang hindi siya tumatawid doon sa crossing. Kaya yung mga natin, yung PNR guard natin. Kasi open naman eh. Open naman. No? So nakikita naman ng mga tao sa tren, no, ha, kung gaano ka ano, gaano ka panganayab o passable o whatever. Mm-hmm. Wala siya nang nakita. Ano bang ginawa niya? Hindi siya gumanon? No, parallel muna, paharap. Ha? Nag-parallel siya, papunta dito yung tren, tapos pa ganun siya. Yes, paharap. No? Tapos, along the rails? Hindi na, sa tabi side, ng rails. Sa side, parang service. Okay. No? Tapos? Pagkatapos doon, umakyat siya. Niliko niyang pa ganun. Yes, nagkaanan siya, umakyat siya. Ngayon, siyempre, may ano yan eh, may grade yan eh, ano ha? Eh kung overloaded ang tricycle mahirapan mo, aakyat, no, magano. Baka yung gulong mo masakit. Yes, no. Oo. Kaya, ang nadinig ko nga eyewitness account, eh, nag-stop sa gitna, no? Pero yung ano naman, train naman, di nag-ano na, nag-full brakes na, ano ha? Ang skid marks na very mark, no, sa relays natin, bakal sa bakal yan is more than 50 meters eh, no, ang estimate ng mga tao namin, no. So ibig sabihin talagang full brake, no, which is dangerous also for a train, ha, no, kasi na wala naman yung full brake na ganun kasi mga tao mga ano, no. But anyway, he did, ibig sabihin talaga yung driver eh. By the way, itong driver to, walang history ng... So, nakita na ng driver sa malayo pa lang yung tricycle? Oh, well, not malayo. Malapit na. Kasi biglang ano nga eh. Biglang sumulpot na eh. Ibig sabihin, hindi nakikita from the, ano eh, from the cemented road. Hindi ba talaga kayang pumreno na tumigil? Ano? A train can. Hindi ho kotse yan eh. No? Isipin na lang ho niyo, di ba? Physics, ah. Ang bigat ng train saka yung momentum niya, no, ha, miski naka yun nga yung skid ibig sabihin hindi na gumagalaw yung gugo, yung mga gulong, di ba, pero yung momentum niya, yung momentum niya talagang tuloy-tuloy yan, no? Kasi pag sa malayo pag tiningnan mo parang mabagal lang yung train eh, parang aeroplano, pero hindi, ayan ako, mabilis din yan, miski even if it's running at 35, no, 30 kilometers per hour, no. Ano na rin yan, because of its weight. Eh. Deadly yan, pag may tinamaan yan. Mm-mm. And no way talaga na magsa-stop siya instantly na gano'n. Ah, hindi kaya. There is no way. There is no such thing. Oo. Hindi kakayanin. Miski anywhere in the world. Okay, palaging puna sa PNR is that wala daw crossing signs. Okay. Walang early warning device, walang... Kaya daw hindi alam ng mga tao yung rilis. Illegal ho itong ano na to. Pag sinabi namin illegal, ibig sabihin, hindi nagpaalam sa amin yan eh. No? Kasi pag nagpapaalam yun sa amin, no? Alam to ng mga agencies at mga LGUs, eh. Mm-hmm. Nagpapadala kami ng requirements. No? Kasama sa requirements. What do you mean illegal? Yung crossing? Yun nga, that's what I'm saying. Yung ano, yung sinasabi namin illegal, hindi nagpaalam, mm-hmm, na magkakaroon ng crossing. Kasi like for instance, yung ano na road na yan. Dati ano lang yan eh, parang pedestrian road, yung barangay, mm-hmm, no, barangay path, no. Yung mga old timers sa amin,
they always knew it was there, pero as a pedestrian. Ngayon lang sila nabubulog kasi may mga tricycle. Kasi sinemento eh. Pero alam nilang may dumadaang tren doon. Kaya nga nag-ano yan, nagbubusina, nag-ano. Pero as a pedestrian, pag-pedestrian, madali eh. Madaling tumalon, agile ang tao eh. Saka nadidinig, no? Pero lang, kung lasing ka, wala ka na sa isip mo, no ha? Pero kaya wala masyad, walang, as far as I know, walang incident ka na, no? However, they cemented it. Sinemento eh, ng barangay. No? So, ayun, naging ano na, daan para sa tricycle. No? Tricycle. No? Ngayon, kasi kung napasabihan kami, no? Then you could have put barriers there. Or at least, you know, have them assign and train a crossing guard. Pero this particular incident, alam naman ng tricycle driver na may rilis doon. Oh, meron. Alam nila eh. Miski itong taong ito. Kasi nagparallel siya eh. Kung nagparallel ka, then you know that there's alam nila. Saka nakikita niya yung train. Hindi pwedeng hindi. Yung mga survivors, alam nila eh. Nakikita nila yung train eh. Mm-mm. Siya pa, di ba? Nasa harap siya. Mm-mm-mm. So, it's... Alam mo, may ganyan din talaga. Yun nga lang, I think it could have been avoided. No? Pero the driver was responsible. Mm-mm. He could have avoided it. Mm-mm. Early this year po, merong mag-ina na nabangga ng tren in Laguna. Tapos, pagkatapos merong yung van na nabangga, tatlo naman yung namatay doon. And then this accident, Ang pinangako po ninyo ay magdadagdag ng mga barriers. Yeah. In fact, nadagdagan na po ba sir talaga? In fact, yung ano namin naka-repair na kami no, nasa ayos namin mga 19 no plus we were able to restore two others no ha. Mm-hmm. Yung mga meron pang tirang mga ano na paayos namin yan no. Mm-hmm. And then ang program namin is in very soon, well now no. We are continuing the process of procuring and installing about 100 no barriers doon sa mga major so ilan na lang po ang kulang na wala pang barriers ano pagkatapos na matapos yan merong mga 113 pa no 113 na mga priorities namin no pero yan nga yung inaano namin sa mga LGUs na tulungan naman kami kasi most of them are LGU crossings eh ibig sabihin mga bago mga yun mga dating footpath ginagawa nilang kailangan din kasi lumalaki yung population, lumalaki yung city, lumalaki yung munisipyo, okay lang yun. Kaya lang dapat talaga mahigpit ang koordinasyon with the PNR. So 113 pa ang kailangan ng barriers, crossing barriers? Na we hope to install with the LGUs. And we're optimistic, Cara. Kasi, for instance, Kalamba, no? Nagkaroon na kami formal MOA no? With okay. Kalamba. No? At talagang todo support sila. And in the absence of crossing barriers, meron po bang mga nakatalaga tao. Na mga tao? Tao yan, o. Meron. Tao. Habang inaayos hours, pa. O. 24 well, oras? Yung pag sinabi natin sa 24 hours, normally kasi there are only 4 trains naman eh, di ba? Basta yung, tuwing merong dadaan na tren, merong tao doon. Nandyan yan. Ang ano niyan, ang schedule niya, alam, tapos nagko-communicate yan. Okay. Sa side po ng PNR, sinasabi ninyo na walang kasalanan ang train driver dito? From all accounts, wala ho eh. But the secretary, of course, has ordered that we make an audit, no? That we investigate. And talagang naman ini-investiga natin, no? Whatever the outcome, no? Malalaman naman ang publiko. O napaka-open naman ang PNR, napaka-transparent eh. Yung ano pa, we are coordinating this with the OTC, no? No less than the secretary. Yun nga, sabi niya, i-suspend din na. Pero na-suspend kasi may preventive suspension naman talaga kami, no? And quite apart from that, we're also, he's also monitoring yung program natin to implement the barriers, equipment, and all that. Pero malinaw on your part na walang pananagutan dito yung driver ng tren. Wala, hindi ho responsible yung driver natin no, ng PNR. Diyan sa ano. Ang may responsibility nito ay yung driver ng tricycle. Dahil right of way ng... Oo, dapat. Di ba sinabi ko nga eh, kami may-ari niyan eh. Right of way. Yan, kayong may right of way. Kami may-ari niyan eh. Pero huwag na natin sabihin yun. Sabihin na lang natin yung responsible behavior. No? Pag nagko-cross ka ng relays. No?
yung stop look listen, no? Saka lalo na kung naka Christmas tree ka, kung napakaraming overloading if you have 17 ka, passengers. Oo. It was incumbent on him. Hindi dapat siya tumuloy. Pero may tulong rin bang ipapaabot ang PNR para sa pamilya? Yeah. No, ang board, in-authorize kami, no, ako, no, na bigay naman ng tulong, ng humanitarian assistance, no? And we will do that. We will do that naman. Mm-hmm. Sa abot na makakaya namin, alam mo naman ang state ng PNR, no? In fact, dito lang sa barriers, no? Talaga naghanap kami ng pera dito. Nag-raise kami na. 26 million rin. Isingit ko lang po, sir, ano? Because last week, meron ding nagkaroon ng aksidente sa PNR, yung binabato daw yung mga training. Ah, yes, no? Oo. Terrible eh. Actually, yan pa, no? Yung mga incidents niya. Hindi lang yan, yung ninanakaw, yung relays. Oo, oo, oo. No? Lalo na yung guardrails sa bridges. Yung incidente last time, binato yung windshield ng kugani namin, yung papuntang ng Ligaw, no? At the driver's side. Oh, no. So, bumasag, nag-blur, no? Nag-emergency brake yung driver kasi wala siya makita, eh. Kasi no? Basag yung windshield. Basag, oo. Oh, basag yung windshield. So, babaan yung mga, pero, alam mo naman, hating gabi yun, no? And although I sent a team there, no, ng mga rail police, no? Hindi pa rin lang na, ano, na pero kino-coordinate nila. Sa barangay, no? Hindi nila nakuha, eh. But we have appealed again, no? And I'm kasama yun sa MOA namin with LGUs, eh, na, no? Itigil yan kasi napakadelikado niyan, eh, sa mga tren namin. No? Napakadelikado. No? And also, Kara, yung, kasi yung tren namin, pag nadaan sa mga ninanakawan na yung mga guardrails. Gaganan yun. Gaganan, saka nadidirail. Nadidirail, no? Oo. Several times na yon, no? Meron nga ang recent one, ganun na naman. So malinaw ang mensahe dito is irrespeto ang riles, irrespeto ang tren. Ito naman para sa kapakanan ng lahat, eh. Hindi naman sa PNR lang to, kami taga-gawa lang, taga-operate lamang. Eh. Pero ang objective ng PNR ay para sa pambansang kaunlaran naman, eh, di ba? Lalo na sa lokal. No, napakarami. For instance, ang bilang ko na bibigyan ng bagong trabaho is more than 1,000 persons na. No? Eh, ang laking bagay rin yan. Siguro maliit compared to sa iba. Pero sa isang korporasyon na makapunlanan ko nun, malaking bagay na rin yan. No? Okay. Maraming salamat po, General Manager June Ragragio ng PNR. Thank you. Thank you, sir. Thank you.